Hi guys, good morning. So welcome back po muli dito sa Your Daily Pet. At kung nakikita nyo guys, yan, may mga betta fish na naman tayong nabili. So nabili ko siya guys nung isang araw pa, kaso wala akong time na mag video. So ngayon ko lang i-update sa inyo yung mga fighting fish na nabili ko. So 5 piraso lang guys yung nabili ko. So yung plano ko sana is i-breed sana sila. Kaso yung dumating ay puro males. Ayan. So in order ko lang kasi to guys sa Facebook sa isang local breeder. At yun sana yung plano ko guys. Kaso nga siguro akala niya yung iba ay female, pero nung dumating na, yan, may mga bubble nest sila guys, kung nakikita nyo. May mga bubble nest sila, so puro males. Tapos ito guys, ito ay siguro mayroong sakit doon pa lang sa kanila, or baka nung pagpack nagkaroon ng sakit kasi yung packaging ito guys ay sobrang dami ng poops. So baka nagka-ammonia to. Pero okay lang guys, gagamutin din naman natin to. So yan, super red. Yan, tingnan nyo guys, oh. Pulang-pula. Walang halong ibang kulay. Tapos ito naman guys, dragon scale ata to. Sorry guys ha, nakalimutan ko na kasi yung mga strains ng mga betta fish. Kasi matagal-tagal na din nung nag-stop ako sa pag-aalaga ng mga betta fish. Tapos, eto guys, eto. So, eto yung paborito ko sa kanila, yung grizzled. So, sa video guys, mukha siyang blue. Pero sa personal guys, grizzled talaga yung kulay niya. Yan. Tapos eto naman AOC. At eto din AOC. At eto naman guys, yung nagandahan ko sa kanya is yung fin niya sa ilalim. Yan, sobrang lapad ng fin niya sa ilalim. Tapos mukha siyang double tail, pero hindi to double tail guys ha. May punit lang yung tail niya sa sa yung tail niya. Yan. May punit lang. So nagmukhang double tail. So mga 3 days na sila guys dito sa akin. Ayan. So kinocondition ko para malayo sa sakit yung mga yung 4 sa kanila. Tapos eto ay ginagamot pa. Tapos guys, dito naman is yung freebie niya sa mga betta fish na nabili ko. So 5 piraso to guys na chops na guppies. Yan. Dalawang male. Ayan yung isang male guys. Ewan ko kung anong klaseng strain yan. Tapos eto yung isa. Yan. Tapos tatlong female. So yung dalawang female guys ay breeders na. Actually guys, nanganak na yung isa dito sa kanila at nilagay ko na doon sa ating grow out tank. Tapos isang semi breeder na female. Yan. So actually guys, padadamihin din natin yung chops na to kasi magbebenta din naman tayo ng mga mumurahing isda para sa mga bata. So may mumurahin tayong isda at mayroon din tayong mamahalin na isda. At dito naman guys sa tank na to, kung naaalala nyo guys, kung nanonood kayo palagi ng mga videos ko, ay nandito yung ating cookies and cream na Molly's dati, o ito yung tank nila dati. Kaso kahapon guys, bumili ako ng guppies, bagong strain ng guppies na naman guys. So, tinransfer ko yung cookies and cream na Molly's natin doon sa isang grow out tank natin. Grow out tank ng mga platys.
At dito ko nilagay yung dalawang trio ko ng guppies. Ito sila guys, oh. So kagabi lang to guys, ginabi kami ng uwi guys kasi ang lakas ng ulan kahapon. Ayan. So ito yung ating RDSS or Red Dragon Snakeskin Guppies. So actually guys, yung order ko is dalawang trio sana. Kaso yung available na lang is tatlong female at tatlong males. So okay lang din naman yun guys. 1:1. Ayan. So siguro guys ay bibili na lang ulit tayo ng ibang RDSS sa ibang seller ulit para mag outcross. Ayan guys, so tingnan nyo. At konting update na din guys dito sa mga binibenta nating isda. So ayan, almost sold out na yung ating lemon mollies at yung mga mollies na nandito, pati na yung mga platis. So ayan. Tapos, eto na guys yung freebies na aquatic plants na hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam yung name. So eto na guys, oh. Ang ganda na niya guys. So naglagay ako dito ng 6 pieces na male red lace guppies para walang lamok or kitikite na magta-thrive dito sa ating tank. Ayan. At tapos guys, yung mga mollies natin na nandoon, ayan. Siguro ay i-out din natin lahat yon guys. Tapos magpo-focus lang tayo sa mga guppies. Kasi yung mga guppies guys ay hindi na kailangan ng mga o hindi na kailangan ng malaking tank para dumami at less maintenance na din. So yan. So hanggang doon na lang muna guys yung video natin for today. At shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel at yung mga palaging nanonood sa ating mga videos na ina-upload. Maraming salamat sa inyo guys. At sa mga bago pa lamang dito sa aking channel, ay huwag nyo na din kalimutang mag-subscribe at paki-like at share na din yung ating mga videos. At huwag nyo din kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating videos. Hanggang sa muli, happy fish keeping!